another, hindi siya unboxing video, it's unwrapping video kasi natanggal ko na siya dun sa plastic ng JNT. And, yep, another books. And, puro books na parang gano'n na magiging content namin, no? Kasi, wala talaga kami may video na family vlog. So, more on siguro sa akin at dun sa sister ko na lang na videos. So, ito, another unwrapping videos. Wait lang, ayusin ko yung camera. Yan, okay na ba? Yan. So, another unwrapping video ng books na in-order ko online. These books are not pre-order. These are not self-published. These are published by ABS-CBN Books. And wait lang, kunin ko. Here. Yep. So, ito, nung July pa ko pa to in-order and nung July pa dumating. In-order ko na kasi siya kasi may sale siya, may discount. So, from original price, may ilang percent na discount din yun. Ilalagay ko na lang sa screen kung magkano ang original price niya and magkano yung discounted price kung magkano discounted price nung nabili ko. So, these are published by ABS-CBN Books, written by Undeniably Gorgeous or Binibining Mia. Parang ngayon, more on Binibining Mia na ang wait, ganyan po. Yan. So, ito siya. Ito sila. Okay, so, yun guys. Let's start unwrapping this. Some of you may already know the stories written by her. Siguro alam. Ang hirap mag-English pa lang. Magtatagal. Then, nagpra-practice lang ako mag-English talaga. Kahit English balato. So, yun. Ito pala guys. Since July, natanggal ko lang siya from the plastic ng tawag dito, JNT. Pero, hindi ko pa siya in-unwrap ever since. Ganun ako katamad mag-unwrap. Once na na-receive ko, ilalagay ko lang dito, i-stack. Then, basta na-kuan ko na na-receive ko na. As you can see, meron pa siyang ano. Ayan guys, so, ngayon ko pa lang siya totally sisirain. Hindi ko kayo ginujoke. Totoo. Legit. Na tamad akong mag-unwrap. So, hindi ko alam kung may kulang ba to. And, isusunod kong tawag dito, i-unwrap or i-unbox. Meron pa ako ditong dalawang parcels na na-receive ko pa nung July. Hindi ko pa ina-unbox. As in, hindi ko alam. Actually, nakalimutan ko na kung ano yung mga yun, anong books yun. Most probably, books pa rin yun. Hindi ko na alam kung ano yun. And isusunod ko na lang din agad siya dito na i-unbox. So, pasensya na kung ganito ulit yung damit ko. Hindi na ako magpapalit pag in-unbox ko yun. Para mabilisan lang. Ganon. So, ito. Ang stories na andito ay I Love You Since 1897. Huh? Lang, medyo pagpasensyahan niya na ako kung tuwing nag-unbox ako or nag-unwrap, ang dami-dami ko laging pinikwento. Kala lang, parang i-share ko lang sa inyo kung how, when did I purchase the books, yung mga ganun ba. So, sira yun. Hindi naman totally sira, pero damage. Ito, okay naman. See? Ay, wait. Umuulan. Wait lang, ha? So, yun guys. Nagbalik na ako. I have to close the windows kasi umuulan and may bagyo dito sa amin. Sa Cagayan. Naka-open kasi yung window dito sa harap ko. And yun, so saan na ba tayo? Ito. So, damage siya. Wait, kita nyo ba? O, diba? Nevertheless, okay lang naman. It's just a book box anyway. So, itong books,
I love you since 1897. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This book set consists of 7 books. And, ano ba? Hindi ko na alam kung ano pa yung sasabihin ko. But, just to, ano guys, inform you pala. Ay, wait lang. Just to inform you. Sorry. Just to inform you, meron ng first book itong I Love You Since 1897 ba? Sorry, mali. I Love You Since 1892. Saan ko man ako yung 1897? Ano ba yun? Kakay. Disregard niyo yung una kong sinabi, nakakatawa. 1892. I Love You Since 1892. Ano ba yan? Show nga. Sabog. Yun. Meron ng unang... Wait, ayusin ko ulit. Sorry, ang daming kaartehan. Meron ng naunang libro na na-publish ito around, not sure kung 2017 or 2018 eh. Pero itong libro, unlike dun sa mga previous kong in-unbox na books, di ba nabanggit ko dun, hindi ko pa nabasa. Ito guys, nabasa ko na tong tatlo. Ito ba, I Love You Since 1892. Magbibigyan ako ng brief background. ng konting background. Hindi naman siya background pala ng story. I mean, yung kung paano ko siya nabasa or ano ba yun? O basta ganun. I-check ako na sige kwentuhan. Nabasa ko siya around 2017. Yung kauuwi ko dito sa Cagayan galing ng Manila. Yung katatapos ng board exam namin noon. So, yun, medyo, syempre, wala na ako masyadong gagawin. Yung mga ganun ba, medyo nakahinga ng maluwag, ganun. Hindi na busy, kaya naghanap ako ng pwedeng basahin. And ang daming suggestions, recommendations sa Facebook, sa story na ito. I Love You Since 1892. And yun, I got curious. Hindi ako fan ng historical fanfictions or historical stories sa totoo lang. Kasi parang sabi ko, baka masyadong malalim, ganun. So, kaya, ito yung first na historical fanfiction or historical fiction na nabasa ko. And mahaba to, maraming chapters. Pero kasi sa akin, once na na-hook ako sa story, hindi ko na siya titigilan kahit pa gano'ng karami ang chapters, kahit pa gano'ng kahaba ang story. So, ito, nabasa ko siya ng parang ilang araw lang kasi pinagpuyatan ko siya. So, imagine, kagagaling ko sa stress, nag-review sa Manila ng puyat. Then, nagpuyat na naman ako pagka-uwi ko dito sa Cagayan para magbasa ng story. Yun. So, ito, ang parang ano bang tawag mo dito? Ano bang tawag mo sa ganun? Paki-refresh kasi parang pumupurol na ang utak ko. Hindi ko na alam. Yung parang ano bang tawag mo dito? Basta si Janela Salvador and Marlo Martel ang kinuhang parang... Ano na yun? Hindi ko alam yung term. Hindi ko alam. Basta, sila yung kinuhang kunwari gumanap. So, parang sa imagination mo, sila yung nasa stories. Ganon. Paki-comment na lang kasi, my gosh, hindi ko na talaga matandaan kung ano ba yung term na ganon. So, anyway, yun. I Love You Since 1892. Thumbs up sa story na to. Kasi, ang ganda niya as in. And grabe yung iyak ko. Huwag niyo nang tanungin paano yung iyak. Pero grabe yung iyak ko dito. So, yun, 2017 ko pa nabasa. Hindi ko pa... Ewan ko, baka magbabago yung view ko sa story na to ngayon ko babasahin. Unlike before, kasi nabasa ko siya noong 20, ilang taon pa lang ako nung nabasa ko, 20, 21, ganun. And ngayon, hindi ko alam kung magbabago yung view ko, pero anyway, maganda pa rin siya. Magbago man or hindi yung view ko, basta nakatatak mo sa isip ko na maganda yung story. Magaling si Mia, magaling siyang author, kaya naging fan niya ako. And yung mga stories niya, pinabasa ko na. And ito, Thy Love. Actually nga, sana mas gusto ko. Yun pala, self-published book na book. Oo, kasi isang libro lang yun eh. Compare dito sa pito ba to? Compare dito yung self-published book na nabasa. Hindi nabasa kasi as usual, hindi ko pa rin yun in-open. So imagine guys, ilang years na hindi ko pa in-open yung libro na nabili ko. Yun, isang libro lang yun. And self-published na, hindi ko alam, hindi ko na maalala or matandaan kung may special chapter dun. Pero hardbound siya. Hard, hindi siya soft cover. Hardcover siya. And i-share ko na lang dito, another video yun, comparison ng dalawa. Para wala lang, share ko lang. Para lang makita nyo kung ano yung difference ng dalawa. And yun guys, ito. Wala, gusto ko kasi, matagal ko nang gustong bilhin tong book set ito. Pero wala akong pera. And tapos nag-sale, nakita ko sa Shopee account ng ABS-CBN Books.
hindi pala, naka-add to cart na siya matagal, tapos nakita kong may discounted siya. So, chineck out ko na pati ito. Tapos, itong Dialogue, hindi ko pa, ganito kasi mag-ship ang ABS-CBN books ng individual books. Binabalot nila ng bond paper. Ilang beses na rin kasi ako nakapag-order. Ang dami-dami kong chinchikan, boxing lang naman itong content dapat. Bakit pa ganun? So, bear with me. Kasi ka machika na ang So, itong Dialogue, ganun din eh. More on kasi parang ang forte niya is more on historical fiction. Ito rin, maganda to. Actually, itong tatlong binili ko, maganda talaga. Ang hindi ko pa nabasa na story niya is yung Asymptotic. Asymptotic ba yun? Asymptomatic. Ewan ko. Mahaba kasi ata siya in this past few months. Tagal. Busy ka, girl. As in, wala akong urge to read books. Kaya hindi ko pa siya nababasa. So guys, ha, Dialogue. Written, isang author lang yung itong mga binili ko. Ba't kasi? Tapos, ewan ko, ba't nasa labas kasi to? Itong bookmark. Ba't kaya hindi nila include dito? Wait. Okay, so ito, Dialogue. Ganun din eh, more on sinaunang panahon, ganun yung mga timeline and settings ng niya, ng stories niya. And walang kwan yun, tawag mo dito. Maganda siya. Hindi ko pala yung original price, oh. Kita ba? Pero anyway, ilalagay ko rin naman dito sa screen, itong Dialogue, ang original price niya is 225. And parang nabili ko siya ng 135, ganun. Excluded na shipping, ha? Excluded yun. O, yan to. Ito, Dialogue. And ito yung, bang tawag sa buod? Buod. Yan. This is story basta about kina Celestina Cervantes and Martin Buenavista. Kung interested kayo or nag-aalaman pa kayong bumili ng libro kasi hindi nyo pa nabasa sa Wattpad. Hindi nyo pa nabasa. Pwede nyo siyang basahin. Pwede nyo basahin sa Wattpad kasi free naman. And ang gagawin ko, kailangan ko munang ipasok yung bookmark kasi ayun ako, kawawa naman yung mga libro ko. May lalagay lang na naman sila sa bookbox ko. Yan. So, this cost 225 and I bought it for 135. Inalagay ko na lang sa screen kung mali ako. Just i-check ko muna sa Shopee account ko. And itong I Love You Since 1892. Magkano ba? Wait. Hanapin natin. Ayan, no? Kita nyo ba? 1,000. Malabo. Ano ba yun? 1,000. Basahin ko na lang. 1,545 ang original price. Pero, hindi ganito. Hindi ko ito nabili ng ganito. Parang around 1,200 lang ata. Anyway, lalagay ko na lang. Yan. Diba? Namumuka. Ay, madilim. Namumukaan nyo ba? Si Marlo Mortel. And ito, si Janela. Aware naman sila dito na sila yung kwan. Kasi may photoshoot pa nga sila eh. Sana ba yun? Yan o, photoshoot nila. Yes, yan. Okay, so ito guys. And itong Sirene. Hindi ko alam kung ano ba? Madilim. Sirene. Ito rin eh, nakakaiyak din to. Nakakaiyak din to. Ito naman, story siya. Ganun din, Japanese era naman to. Nung World War ba yun? Anong ito ba? Basta ganun din yung timeline nito. Diba? Mahilig kasi, parang mostly ganun yung ni Kwan. Ni Mia, yung mga stories niya, mga sinaunang panahon, ang timeline and settings. Meron pa ngayong isa yung Kabi, meron na ba ako nun? Anong story yun? Nung as in favorite ko yung nagulat ako sa plot twist. Ano ba yun? Wait, search ko nga. Hindi ko pa tapos ng video. Nag-search na naman. Palat na dito. Magagalit yung kapatid ko. Ito, Sirene. Obvious naman na kung ano yung story niya about Sirena, di ba? Ang nakalagay ditong presyo, yan, 225, pero hindi ko re-equit lang. Hindi ko siya nabili ng 225. Parang pareho ata sila nito nang pinagbili ko. O, kasi same price sila eh, di ba? 225. Parang 135 ko siya nabili. Dalawa, each ha. Wait lang, hindi kasi ako mapakalipad, di ko na. Yun, so, tama, tingnan mo naman, World War. So, hindi ko alam, baka mamaya bigla kayo mag-skip. Gusto nyo ba basahin ko itong buod? Buod? Buod niya. Ano ba yun? Yun, yung maganda.
Salamisim. Hindi ko alam kung meron silang plan to publish this is yung story na yun, pero ang ganda niya. As in. Promise. Promise. Totoo, ang ganda ng story. As in. Okay, madilim na. Ang ganda ng Salamisim. So, ito, Syrian 225. So, yun, babasahin ko nga itong ano. May isang pinaniniwala ang alamat ng karagatan na nagsasabing may mga sirena raw na nagbabantay ng mahiwagang perlas sa Hilaga, Timog, Silangan at Ganduran ng Pilipinas. Sa tuwing kabilugan ng buwan ay nag-aaling ng buhay ng tao ang mga sirenang iyon para sa karagatan. Sa loob ng ilang libong taon ay napanatili ang pangangalaga sa mahiwagang perlas hanggang sa isang gabi ay ninakaw ng isang pilyong binata at kilalang manggagansyo ang perlas ng kanluran na binabantayan ni Sirin. Di ko alam kung Sirin or Siren. Isang mahiwagang perlas, isang sirena, isang manggagansyo, isang hapon na kapitan ng barko, magkukrus ang landas ng mga ito habang paparating ang ikalawang digmaang pandaigdig or World War II. Oh, tama ko, World War II. Yan, World War II ang setting. And pwede, ka, pwede kayong umorder. Ito, available lang, available to online. Para iwas iscam, doon na lang kayo sa Shopee Mall bumili. Sa ABS-CBN Books, available naman. Timingan nyo na lang kung kailan sila sale para mas makamura kayo. And yun, nabinasa ko yung buod ng Sirin, hindi ko binasa to. Gusto niyo bang basahin ko rin? Ito kasing I Love You since 1892 wala eh. Pero sige, ito. Yan. Si Celestina Cervantes, Thy Love. Si Celestina Cervantes ay isang binibini na may kapansanan sa pagsasalita. Nagmula siya sa isang ma-influensyang pamilya sapagkat isang gobernador si Leo ang kanyang ama. Ngunit nang lumawa ito ay kailangan niyang manilbihan upang mabuhay at bayaran ang utang ng kanyang ama na lingit sa kanyang kaalaman ay kabi-kabila pala. Sa paninilbihan niya bilang alipin, ay muling magtatagpo ang landas nila ni Martin Buenavista, ang binatang nakatakdasan ang ikasal sa kanya noon. Ngunit ang pagpanaw ng kanyang ama ay naging hudyat din ng pagwawakas ng kasunduan nila. Ano nga ba magiging papel ni Martin sa buhay ni Celestina gayong may ibang babae na siyang iniibig? Siya na nga kaya ang magsasalba sa dalaga mula sa lahat ng kasakit na dinadanas nito? So yun, parang ano, parang cliche kung una mong mababasa to, parang cliche yung story pero I assure you hindi. Hindi siya cliche, pati ito. Hindi cliche, promise guys. Maganda siya, it's worth your time. Worth your time, oo, nabasahin. And so ito, these are my book haul sa ABS-CBN Books. And it's worth the penny. Pero syempre guys, priority. Prioritize, know your priorities. Hindi naman porket maganda, itong mga to, you should buy it na. It can wait. So, yun lang guys. Makakapaghintay naman to kasi hindi siya pre-order. Published books na siya. Nandyan lang yan sa Shopee. Anytime you want, you can order. And, yun guys. So, dito na nagtatapos ang vlog na to. And, I hope na sasamahan niyo ako sa mga susunod pang vlogs. And, yun lang. Stay safe everyone. God bless you all. Don't forget to like and subscribe. Bye!